Bex ka ba? Your age now, how often do you masturbate? Grabe ang mga tanungan, Sir Jimmy. Lights on or lights off? Ang lakas makaboy abunda nitong tanong na to ah. Sino ang jowa ko? What is your wildest sex experience? Nandito ka ngayon sa bakasyon. Alam mo na, in high school community quarantine. So, nag-refresh, beach, nabuhay ng ibon, hangin, sarap. Pero, kamusta na? Kamusta ang quarantine? So anyway guys, welcome back to my channel. It's me, Ethan Villagan. Kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click notification bell down below para updated ka sa mga latest video ko. So guys, so ito ngayon, the last Wednesday yata yun, nag-post ako sa Facebook and ask me anything, kahit ano pa yung question niya na yan, sagutin natin yan. Handa akong sagutin ang mga So, eto na guys, simulan na natin ang question. So, eto ang unang tanong galing kay Mar Barcenilla and Jovelin Gapud. Sino ang jowa mo? So, wala. Single ako. Minsan, kailangan natin pakawala ng isang tao, lalo na pag nilalokal mo na ito. Wow! Kasi kahit bantayan mo yan ng bantayan, lulokohin at lulokohin ka pa rin yan. Wow! Wala. Single. Question number 2. Galing kay Shy Necesito. If you could live anywhere in the world for a year, where would it be? Okay. I choose to stay at home where I can be with my family. De, pero in reality, gusto ko sana sa Paris, sa City of Love. Wala lang. Gusto kong magsuot ng coat. Question number 3. Galing kay Christina So. Bex ka ba? Ito parang syunga. Hindi kaya? Wala kang proof. Pero, wala kang proof. So, syempre, kailangan natin mag-chase sa beach tayo para out-chase. Oo nga pala guys, ako ang mayor ng Manila. Alam nyo na. Atensya. Question number 4. Galing kay Jenny Castro Gagarin. If you could change one thing about the world, what would it be? Ito yung mga question na pang Miss Universe ang datingan. So, kailangan sagutin din natin ito ng medyo seryoso. My answer is, if I could change one thing in the world, it would be changing the pride of the people to humility. May ganon. Pride is concerned with who is right, while humility concerned with what is right. Hence, there can be a better world if we are going to focus on what is the right thing to do to resolve all our issues efficiently and effectively. Wow! Thank you. Question number 5. Question is from Jam de Guzman. Hello, ma'am. Miss you. Do you believe that not arguing makes you a perfect couple? Couple na naman. And do you want each other or do you need each other? May follow-up question sa the girl. First of all, there is no ideal couple. I'm of the opinion that clear communication is one of the most important aspects of a relationship. If you don't like something, then tell them. Both of us are different people. Magka-clash at magka-clash talaga kayo. Lalo na pag may hindi pagkakaintindihan. So for me, arguing is part of the relationship that you have to deal with. Giniagawa mo! Hey! Yay! Okay, follow-up question niya. Do you want each other or do you need each other? Well, I must say that we need each other kasi mas nagiging complete ako o mas nagiging panatag ako pag alam ko nandiyan siya to support me and love me. In my own opinion, one is parang hinahanin tulad ko na lang sa last dahil you want them to stay pero hindi mo siya kailangan. You get what I mean?
Need is about companionship, partners, better help, a need to survive, and want is a simply desire for something to satisfy them. Parang pagbibili, parang ano lang sa example, parang pagbibili ka lang ng damit or gadgets na gusto mo lang bilhin dahil want mo, pero hindi mo kailangan. Question number 6. AJ and Cabo, ang mas masarap? Taho o talong? Okay. Parang masarap silang pagsabayin. Gusto ko yung fried talong tapos may tahong na sinabawan. Oh my God. I'm craving for this food. Pati naman ang tahong magiging. Question number 7. Galing kay Sharon Alisa Ramirez, what advice you will give to our fellow Filipinos who choose not to obey authorities in this current crisis we are facing? I would advise them to trust the authorities. Because right now, as citizens, we can do nothing but to obey the rules for the general welfare of the people. We should get out of our own comfort to protect the populace, especially the marginalized and the most vulnerable. Bulol. Besides, our villain here is the COVID-19 and not the authorities. We must always, we must also do our responsibilities to share if we have more and abide by the rules. We will conquer this battle of we are together. Wow. Saglit ka lang naman, hindi lalabas. Sacrifice mo muna inyong saglit lang naman. For A. Galing pala ko to kay Ate Sharon. So ang tanong niya is, what the most memorable lesson you learned from your parents? Okay. What the most memorable lesson you learned from your parents? Napaisip ako bigla kasi medyo, siyempre sa dagat na lang yun. The most memorable lesson I've learned from my parents is the love of God and to be humble at all times. Bali, serial pa tayo. My sibs and I have grown up with the value of humility wherever we go and whoever we are talking to. This made us realize that life is so simple that you do not have to brag what you have and appreciate even little things because it's matter. When you are humble, you acknowledge what you have and do not have, and you learn to be contented and just be happy for what you have and what others have. And I, thank you. Okay, question number 9. Kaysa Hana Laya Arceda, what is your ultimate goal in life? Napaisip ako nung bongga dito. For me, my ultimate goal is to be happy. Yes! Spreading happiness as much as one can. Think about it. How better this world could have been if everyone selflessly to try and make their other happy. If you are happy, everything will follow. As Allah. Ingay naman! Ano ba yan? Everything will be okay. So, spread some love. Spread some happiness. Try to give some small things sa mga kasama mo. This question is galing kay Ding Ding Gonzales. Magpapalagay ka ba ng boobsy? Oh my God! Boobsy? Bagay ko ba? Papalagay ba ako ng boobsy? My heart just got stuck between these boobs. My mind got stuck in. Bagay ko ba din din pag nagpalagay ako ng boob? Baka makita niyo ako sa Makati at Evernight pag nagpalagay ako ng boom. Maging sufi pa kita. This question is galing kay Shine Mabalon or Tigera. Pagtapos ng quarantine, mag-resign ka na ba? At magpo-full-time vlogger ka na lang or stay ka pa din so far?
Okay. Kaso kung kaya ko pa naman pagsabay ng vlogging and working kami pa naman, hanggang napapayagan pa yung mga leads ko, mga ganap ko sa buhay para sa vlog ko, hindi ako mag-resign. Pero pag hindi na ako mapangitit yan, hindi ko na masabay, kapagsabay lahat, siguro my option is yes! Mag-resign na ako. Then I resignation letter. The number 12. Galing kay Jerome Vergara. What who motivates you to start vlogging? Pa-shoutout nga rin po yung YouTube channel ko, Idol. Then yung may nag-idol sa akin! Anyway, ito. Actually, this is unexpectedly decision. It so happened that kami dito sa bahay ay nagbakasyon, pumunta ng Palawan. And which is last year yun. And sabi ko, mag-vlog ako. So parang nag-ganon-ganon lang naman ako ng video doon. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Then, but the person who really motivates me first is, bali dalawa sila, yung first si Queen Elsie, si Lloyd Cadena. College pa lang ako noon eh, sinusubaybayan ko na ito yung mga video niya, tuwa ako sa kanya, sobrang witty, napaka, basta, bongga! Tapos, second is si Benedict Cua. Yung mata niya kasi gusto-gusto ko talaga, charot. Pero the personality he has, kapakadal-dal at ang lakas ng influence niya sa akin. So ayun, sinabi ko sa sarili ko na why not? Kaya ko naman siguro. And unexpectedly, last November nga, na-monetize na yung YouTube channel. Ayun, kanina lang. Ano sa may mga nanonood? Guys, pala bali, mag-subscribe kayo sa channel niya. Tulungan din natin si Jerome Vergara. Yun yung YouTube channel niya, Jerome Vergara. This question is galing naman kay Jade Gonato Tura. Ano ang pinakabaliw mong ginawa para sa vlog? Ayun, to be honest with you, Jade, para wala pa naman. So far, wala pa akong nagagawa. Pero soon, yung mga balak akong gawin, na hopefully magawa ko na once ECQ is lifted. So, hopefully matapos na itong pandemic na nangyayari dito sa akin. So, extreme question tayo ngayon. Extreme question! Galing kay Patricia Correa. Lights on or lights off? Ang lakas makaboy abunda nitong tanong na to ah. Both. Depende sa mood ko, pero mas prefer ko yung madilim para ano, basta para hindi niya ako nakikita na nakikita na magulok ko to. From Jen Argana, what is your wildest sex experience? Wahahahaha! Uy, may mga batang nanonood! Grabe kayo sa mga tanong niyo, may nanonood ng mga bata sa akin. Sa ano? Sa public? Public CR. Pag-ano na ito pag waling-waling kasi ng CR. Kaling kay Sir Jim Perry. Sir Jimmy, baka naman. Ethan, at your age now, how often do you masturbate? Grabe ang mga tanungan, Sir Jimmy. Grabe ka. Napapanood ka ng mga magulang ko. Yun, araw-araw. Araw-araw. Sarap lang. Lalo na ngayon, isip ko, walang ginagawa. Yun yung mga 16 questions na receive natin. And hopefully guys, may natutunan naman kayo kahit papano at ma-entertain ko kayo dito sa video ko. So sa mga hindi po ulit nakaka-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. And share this video and like the button here kung natuwa kayo sa aking videos. Bye!